Meet my new friend Paul. Even though he is a born and raised American, Paul has spent many years immersing himself in Filipino culture. Throughout our conversation, Paul's knowledge of the Philippines and his mastery of the language was apparent. I had a lot of fun chatting with Paul. I was blown away by his Tagalog abilities and the depth of his vocabulary. Beyond the language, our discussion provided a fascinating glimpse into Paul's perspective of the Philippines. I hope you guys enjoy the video. Kuya Paul, kamusta ka na? Ganito, okay lang. Mabuti naman ako. Gusto kitang talaga makilala ng mas maayos kasi nakita-kita sa mga video ng Rice Squad sa YouTube at humahanga talaga ako sa iyo. Ang galing mong mag-Tagalog. Oh, masaya yung mga video na yon. Kilala ko yung may-ari ng channel, si Paul Becerra. At sumali lang ako sa mga video niya. Taga Idaho ako, doon ako lumaki, pero nakatira ako sa Utah ngayon. Marami na rin dito marunong mag-Tagalog o marunong din mag-Bisaya o mag-Waray. Maraming nakapunta na sa Pilipinas at natuto ng mga lingwahe doon. Baka sa tingin mo maraming foreigner sa Utah marunong mag-Tagalog? Marami kasing gumagawa ng parang mission para sa mga simbahan. Yeah, maraming tinatawag na maglingkod o mag-mission doon sa Pilipinas. Ah, okay. Okay, kaya pala. You've seen me speak Tagalog, but have you considered learning it yourself? Allow me to introduce my Beginner's Tagalog course. With 10 in-depth video lessons, this course serves as your ultimate entry point to mastering the fundamentals of the Tagalog language. Enjoy lifelong access, not only to the video lessons, but also the corresponding PDF vocabulary sheets that will help you practice new words and internalize useful sentence structures. This course is my passion project, inspired by the desire to provide a resource I wish I had when I began my Tagalog journey. Ready to learn? Check out the link in the description for more details and seize this opportunity to make Tagalog a part of your story. Now back to the video. Pero ano bang story mo? Paano ka natutong mag-Tagalog? Nakapunta na ako sa Pilipinas. Tumira ako doon ng 2 taon simula nung 2006. Ang unang punta ko sa Pilipinas. Dire-diretso yun, ng 2 taon ako tumira doon sa Quezon City area, malapit sa Maynila. Pero nakapunta rin ako sa mga ibang probinsya tulad ng Bulacan at saka Mindoro Island. Dahil doon ako tumira, yan, natuto ko yung Tagalog sa araw-araw lang na paggamit. Pinag-aralan ko rin, meron akong mga libro na ginamit ko. Wala kasing mga internet learning noon. Sinulat ko lang yung mga narinig ko na hindi ko alam. Meron din akong kabahay na Pilipino. Lagi ko siyang tinanong kung paano sabihin to. Hinahanap ko lang yung mga salita sa dictionary. Tinatanong ko lang sa mga kapitbahay namin, ganun. Ang galing mo talaga, direksyo-direksyo talaga yung Tagalog mo. Mas magaling ka talaga kaysa sa akin. 2006 sabi mo yung unang biyahe mo sa Pilipinas. Kaya ilang taon na yon? Ilang taon ka na nagtatagalog? Mula noon hanggang ngayon mga 17 taon siguro. Wow. Matagal na yon. Saka nung umuwi ako ng Pilipinas, bumalik ako sa college. Talagang hinanap ko bawat makikilala kong Pilipino dyan sa campus para may mga kaibigan at makakausap ko ng Tagalog. Siyempre tuwang-tuwa din sila na may bagong kaibigan or may foreigner na nagtatagalog. And then nakilala ko rin yung asawa ko Pilipina. Nakilala ko din siya sa college. So lagi ko rin kinakausap yung mga biyanan ko sa Tagalog. So nagagamit ko pa rin hanggang ngayon. Nagtatagalog din yung asawa ko. So minsan sa bahay, nagtatagalog kami o sa labas. Meron na rin mga Pilipino dito pero mas konti. Kaya walang nakakaintindi pag nasa labas kami nagtatagalog. Parang secret language yung ano namin. Para lang sa chismis. Oh, tingnan mo yan, oh. Alam mo ba, ako din gumagawa ko yun noon kasama yung dating girlfriend ko. Pilipina din siya. At kung gusto kong pag-usapan yung mga tao sa pag-gilid namin sa Tagalog lang. Sa una, sa simula, bakit ka pumunta ka sa Pilipinas? Tulad ng sinabi ko, parang tinawag ko doon ng simbahan namin na mag-mission. Pag mag-volunteer ka na mag-mission, sila nang magsasabi kung saan ka pupunta. Yung pinili nila sa akin, yung Pilipinas, na hindi ko alam na doon ako pupunta. Sa simbahan nyo, parang ino-offer ba nila ng training para sa kahit anong lingwahe? O paano yun? Oo, meron. Kung saan ka ina-assign or tinatawag na mag-mission, meron kaming parang training center na tinatawag. Doon ako nag-aral ng Tagalog ng mga 8 weeks, 8 linggo siguro. May binigyan kami na manual or training materials. At yung tinuro nila sa amin, yung mga simple na tanong, like, oh, kumusta ka na? Paano ba ako pupunta dito? Pinakita din nila kung paano parang gumawa ng sentence.
iba-iba sa English tsaka Tagalog, inauna mo sa Tagalog yung verb or yung action, di ba? So, tinuro nila sa amin kung paano gawin yan, and then yung mga conjugation. Then kami nang nagsusulat, nagpa-practice kami sa isa't isa. Ano sa palagay mo noon? Mahirap ba siyo matutong mag-Tagalog o medyo madali? Mahirap na rin kasi wala akong ibang natutunan o sinabukan na ibang lingwahe noon. May konting alam na Spanish yung mga narinig ko lang sa mga kaibigan ko sa eskwela. Mahirap na rin, lalo na yung mga conjugation, yung mag, i, yung lahat ng mga yan. Pero mabilis na ako maisaulo yung mga ibang salita. Ang ginawa ko lang, sinabi ko sa sarili ko na, halimbawa sa English, like apple. Sa Tagalog, Spanish na rin, parang mansanas. Pero yung sinabi ko sa utak ko na yung salitang mansanas, yan na yun. Hindi ko iniisip na apple. Parang sineparate ko lang or hiniwalay ko na merong English tsaka merong Tagalog. Parang nagsimula kang mag-isip sa Tagalog, hindi sa English. Mm-hmm. Kasi kung lagi mong sinasalin or tinatranslate yung English sa Tagalog, mahirap. Magaguluhan ka lang bago ka magsasalita, mag-iisip ka ng matagal. Meron silang mga klase sa Tagalog sa pinuntahan kong university. So, nung umaya ko, sumalay din ako sa mga klase na yun. At tumulong na rin sila kasi talagang tinuro nila na maayos yung mga grammar. Maayos talaga yun. No, sa tiyan ko, may kulang ng mga formal teaching sa Tagalog. Sa university mo, meron klaseng Tagalog. Pero dito, wala akong nahanap na klase ganun. Kaya noon, gusto ko matutong mag-Tagalog. Kailangan kong gawin yun para sa sarili ko. At okay lang, kasi sa tiyan ko, medyo natural yung Tagalog ko kasi natutunan ko lang yun kasama ng mga tropa ako, kaya ginagaya ko lang sila. Pero sa tiyan ko, may kulang din ako minsan. Meron sa isip ko na sa tiyan ko tama, pero hindi naman tama. Narinig ko lang, o sa tiyan ko, akala ko narinig ko na yun. At ginagamit ko pa, pero hindi naman tama. Alam mo ba? Uh-huh. Yeah, sa nung nasa Pilipinas ako, humihingi talaga ako ng tulong sa mga Pilipino. Kasi minsan nahihiya sila na sabihin kung anong mali mong sinabi. Sinabi ko lang sa kanila, huwag kayong mahiya at gusto kong matuto. Kung meron akong mali, sabihin nyo, para maayos ko. Meron nangyari sa akin na bigla meron sinabi sa akin, alam mo ba, hindi pala tama yung sinabi mo, dapat ganito. Tapos sa tiyan ko, ay nako, bakit walang sinabi sa akin noon 8 years? Ginagamit ko pa yun. Yung salitang tinapay, mga isang taon ako, ang sinasabi ko, tinapay. Mga isang taon na ako sa Pilipinas, may nagsabi sa akin, oh mali yan, yung dapat mong sabihin, tinapay. Pero, bakit ngayon ko lang narinig yun? Nakakamali din ako, lalo na sa stress ng salita. Kaya yun ang sinabi mo, tinapay o tinapay. No, hindi, ista, tapat ista. Ganun. Maraming mga salita na ganyan. Kung ilakas mo yung harap o yung dulo ng salita, nag-iiba yung ibig sabihin. Puno is tree. Pero kung puno, ibig sabihin like full. Mm, diba? Yung salita na mas problematic yata, suso. Diba? Yung totoo lang, hindi ko alam kung anong tamang pagbikas. Diba yung ibig sabihin ng isa, snail? Mm-hmm. Pero yung pangalawang ibig sabihin, yung dibdib ng babae. Ah, yung dede. Dede. Tinan mo, ang galing mo talaga sa Tagalog, kahit snail, alam mo, ang laki ng vocabulary mo. Yan yung isang paraan ko rin na natuto ako ng Tagalog. Kung meron akong hindi alam, sabihin natin mga gulay. Pag pumunta kami sa palengke, tinuturo ko bawat isa para sabihin nila sa akin kung ano. O kung may narinig akong bagong salita na bahagi ng katawan, balikat o ilong, then itatanong ko, ano yung ears, ano yung forehead? Then sasabihin nila, tenga, noo. So, meron akong mga parang ginagawang grupo na, okay, yung araw na to, papag-aralin ko yung mga gamit sa kusina. O at sa susunod na araw, papag-aralin ko yung mga gamit sa paggawa ng bahay. Curious ka talaga. Gusto mong malaman. Saka gagaya ko yung mga naririnig ko. Kahit minsan hindi ko alam ang ibig sabihin, meron akong isip na, okay, baka ito yata ang ibig sabihin nito. Pero gagayahin ko lang hanggang makukuha ko na yung ibig sabihin nun. Minsan gusto kong gumamit ng mga salita ng mas malalim, pero mahirap. Ano, sa simula, kung gusto mo matuto ng yung pagkain, okay, madali lang. Pwede mong gamitin pagkain araw-araw, diba? Pero kunyari, natuto din ako
kung paano sabihin kuko, fingernail. Okay, kailan ko gagamitin yun? Diba, mas onte yung mga pagkakataon gamitin ng mga salita ng mas malalim. Kaya minsan nakakalimutan ko yun. Tapos may maraming Pilipino na ayaw gamitin yung parang purong Tagalog. Mas gusto nila yung Taglish, lalo na sa mga malalim na salita. Yun talaga yung salita na pinapalitan nila, diba? Oo. Depende talaga kung saan ka sa Pilipinas. Nung bago pa lang ako sa Pilipinas, may nagsasabi, nag-i-enjoy ka ba dito? Like, nagtatanong sila sa akin kung masaya ako diyan. Pero bago lang sa akin yung salitang yan. Kasi nung tinuro sa amin yung Tagalog, umiiwas sila sa Taglish. Gusto nila na malaman mo muna yung Tagalog. Kaya sabi ko, anong ibig sabihin ng nag-i-enjoy? Ano ba yan? Sabi nila, English yan! Hindi mo alam English? Sabi ko, oh. Saka iba na rin sa probinsya. Like, nung nakapunta ako sa Bulacan, na medyo malayo-layo na rin sa Manila, marami rin bagong narinig ako doon. Sa Manila, sasabihin nila, naintindihan mo ba ako? Nakakaintindi ka ba? Pero sa Bulacan, maririnig mo minsan yung mas malalim doon, yung unawa. Naunawaan mo? Oh, nauunawaan ko yung sinasabi mo. Yan ang sabi nila sa akin na yung totoong Tagalog kasi yung intindi galing ng Spanish. So, nagpasalamat din ako na nakapunta ako ng probinsya kasi marami rin akong natutong na mas malalim na Tagalog doon. Yung sinasabi nilang malalim pero para sa kanila, ginagamit pa rin nila doon. Kaya gusto ko rin talaga pumunta sa Pilipinas. Marami akong dahilan kung bakit ko gustong pumunta sa Pilipinas pero sa tiyan ko matututo ako ng maraming bagong salita lalo na sa probinsya. Pero tama pala yun, depende sa lugar. Kasi meron akong nakilala at sa tingin ko, ay naku, bakit ang lalim ng Tagalog nito? Sa tingin ko, okay, mas educated yata yung tao nito. Parang may degree sila sa university sa Pilipinas o parang ganun. Pero taga-ibang probinsya, yan na lang yata. Ganun talaga yung tatay at nanay ng asawa ko. Nakatapos sila ng mga degree sa Pilipinas. At kung gusto nilang mag-Tagalog ng malalim, minsan hindi ko maintindihan. Sa tingin ko, unique yun sa Tagalog. Yung malalim na salita na ginagamit nila sa news, sa balita at yung ginagamit nila sa kalsada, parang dalawang ibang salita. Yeah, pag may dalawang taong nag-uusap lang o yung sabi mong balita o yung mga formal na okasyon, ilalabas na nila yung mga malalim na Tagalog na marunong ba akong mag-Tagalog? Bumalik ka rin sa Pilipinas ng maraming beses? Nung bagong kasal kami ng asawa ko, pumunta kami ng Pilipinas. Pero matagal na rin yun, 2011. Meron akong isang anak. Gusto rin namin mag-vacation doon. Siguro isa o dalawa pang taon. Ilang taon na yung anak mo? 8 taon na siya. Nagtatagalog ba siya? Hindi naman. Sinabukan namin turuan siya ng Tagalog nung baby pa lang siya. Pero hindi namin tinuloy. Kasalanan namin yon. May alam siyang mga kanta like Bahay Kubo o yung mga ibang kakantahin ng asawa ko minsan. At may alam din siyang mga ibang salita. Like, alam niya yung kumusta o yung mga ibang like mata, ilong, alam niya ngayon. Kaya mas madalas pa kayong mag-English sa bahay kaysa sa Tagalog? Yeah, mas madalas kami nag-English. Tinubukan kong matuto ng Cebuano. May mga ibang salita na natuto ko noon. Pero dahil hindi ko nagagamit dito madalas na may marami akong nakalimutan din. Mahirap pag walang kausap, diba? Sa dating trabaho ko, marami akong katrabahong Pilipino taka iba't ibang lugar sa Pilipinas. Meron Bicolano, meron Ilocano, maraming Bisaya at meron akong natutunan parang konting salita sa bawat na dialect nila. Kaya meron akong pwedeng sabihin pero parang tatlong salita lang. Bago kami lumipat dito sa Utah, nasa Hawaii kami at maraming mga Ilocano dun sa Hawaii. Meron akong mga natuto rin sa Ilocano pero tulad ng sabi mo, konti lang na mga ibang salita lang. Hindi ko alam kasi wala akong alam sa lahat ng ibang dialect sa buong Pilipinas. Pero nang narinig ko, yung Ilocano yung pinakamalayo sa Tagalog. Yeah, kaiba talaga yung Ilocano. Mahirap. Saka matigas kang magsasalita pag sa Ilocano. Gusto mo ba yung buhay doon sa Pilipinas? Oo, namamiss ko talaga. Lalo na sa mga napuntahan kong probinsya. Mas tahimik yung buhay, mas simple. Mabait yung mga tao. Kilala mo lahat ng halos yung buong barangay. Kung matagal ka sa isang lugar, makikilala mo ang lahat. Namamiss ko pa rin yung mga tao kahit mahirap sila. Mabait pa
rin. Lagi naman masaya. Ang namamiss ko doon na wala dito, kilala ko rin yung mga ibang kapitbahay pero hindi kami talagang magkaibigan tulad ng mga makikilala mo sa Pilipinas. Gusto mo bang tumira sa Pilipinas na naman balang araw? Pinag-usapan na rin namin yan ng asawa ko na pag matanda na kami siguro kung makakabili kami ng maliit na bahay. Pero sa tingin ko, hindi naman siguro mangyayari yan. Depende lang. Hindi ko pa alam. Kunyari, kung titira ka kayo doon sa Pilipinas, anong lugar na gusto mo? Dahil marami na akong napuntahan na ibang lugar, gusto ko ng lugar na Antipolo. Ano siya, parang mabundok at mas malamig. Para siyang small town feel. No, dapat pumunta ka. Palagay ko maraming gustong makikilala ka dyan. Oh, gusto ko talaga. Hindi ko alam kung kailan pero pupunta ako doon. Sigurado ako. Dadami yung mga viewers mo pag nakapunta ka na sa Pilipinas. Anong paborito mong pagkain na Pilipino? Yung pinakauna kong natuto na iluto, yung sinigang. So parang special sa akin yung sinigang dahil yan yung pinakaunang niluto ko na mag-isa. Yung kare-kare, masarap din yan. Anong klaseng sinigang na gusto mo? Yung baboy? Oh, mas gusto ko ng baboy. Masarap din yung sinigang na bangus. Bangus? Anong yun? Bangus. Sa English, milkfish. Isa siyang ista. Yan yata yung pambansang ista ng Pilipinas, yung bangus. May mga taong nakatira pa rin sa Pilipinas pero dahil nasa Manila sila, magaling mag-English yung mga Pilipino, hindi pa rin sila natatuto ng Tagalog dahil hindi naman kailangan. Marami ganun. Pero nagustuhan ko yung sinabi mo sa isang video yata yon. Bago mo akong kinontak, nakita ko na yung mga video mo. May sinabi ka or may sinulat ka na may alam ka na sa kultura dahil natuto mo yung lingwahe. Pag subukan mo na matuto yung mga ibang lingwahe nila, doon mo na mararamdaman at malalaman ano talaga yung kultura nila. Kaya maganda yan.